Magandang araw sa iyo, Sir Joseph, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Daniel, kasalukuyang nakatira dito sa lalawigan ng Surigao. Hindi ko na lamang po sasabihin kung saan rito mismo ako naniniraan sa Surigao, at kung mamarapatin ay iibahin ko na lamang ang mga pangalan ng mga taong may sasama sa kwentong ito para na rin sa kanilang pribadong buhay. Nangyari ang karanasang ito dekada 80, at na mga panahong mangyari ang kwento kong ito ay ipinagbubuntis ng ate ko ang kanyang unang anak na sa tingin ko'y nasa 3 o 4 na buwan pa lamang ang kanyang tiyan noon. O nga pala, tawagin na lamang po natin sa pangalang Marie ang kapatid ko. Isang araw, habang abala ko sa pagsasaayos ng mga bakuran, ay tinawag ako ng aking ama. Sandali akong natigil at lumapit sa kanya. "Bakit po, tay? May kailangan po ba kayo?" Tanong ko sa kanya na makalapit na ako. "Daniel anak, dito ka muna sa bahay. Huwag ka munang umalis. Sasamahan lang namin ang ate Mari mo na magpatingin sa klinika. Uuwi rin kami kaagad." "Sige po, tay. Ako na pong bahala rito." Noong papaalis na sila, ay biniro ko pa ang kapatid ko. Sinabihan ko siyang dalhan niya ako ng pasalubong mamaya pagka-uwi nila. "Sige, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa merienda mo mamaya. Basta ayusin mo lang ng mabuti ang bakura natin para hindi makapasok ang mga manok." Anya pa sa akin. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, naiinis ang kapatid ko sa tuwing tinutoka ng mga pato at ng mga manok ang kanyang pananim sa bakura namin. Kaya't ilang beses niya nang nagre-reklamo na ayusin ko raw ang kanyang bakuran upang sa ganun ay hindi makapasok ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay. Nang makaalis na sila, bumalik na ako sa ginagawang trabaho. Noong sumapit naman ang kinatanghalian ay huminto na muna ako sa pagsasaayos at sandaling nagpahinga sa loob ng bahay. Sa paglipas ng mga sandali ay hindi ko na namalayang tuluyan na pala akong nilamon ng antok. Hanggang sa mahimbing ako nakatulog, nagising na lamang ako nang marinig ko ang malakas na katok sa pintuan ng bahay. "Daniel! Daniel! Buksan mo tong pinto! Kanina pa kami rito!" Boses ng aking ama ang naulinigan ko sa labas ng bahay. Napabalikwas ako ng bangon at nagmadali ng pumunta sa pintuan. Pagkabukas ko ay nagtanong ang aking ina kung bakit ang tagal ko raw buksan ang pintuan. Napakainit umano sa labas. Napapakamot naman ako sa ulo na humihingi ng pasensya dahil hindi ko lubos akalaing makakatulog pala ako ng mahimbing. "Ikaw talagang bata ka. Kahit kailan talaga pagdating sa tulog, abay dinaig mo pa ang mantikang nalamigan. Ang hirap mong gisingin." Anya pa ng aking ina. "Pasensya na po talaga, nay. Napagod lang po siguro ako sa pagsasaayos ng bakuran, kaya napasarap ang tulog ko." Muling paghingi ko ng paumanhin. Habang nag-aayos ng mga pinamili ang kapatid ko at ang aking ina, ay narinig ko silang nag-uusap tungkol sa kanilang biyahe kanina. May nakasabay pala silang matandang babae na nakatitig ito sa tiyan ng aking kapatid. Nang kumprontahin ni itay ang matandang babae, nagalit pa ito sa kanya. At sa loob ng sasakyan ay nagsagutan pa sila hanggang sa pumara ang matanda sa lugar na walang katao-tao at kabahayan. Noong pauwi na sila mula sa klinikang pinuntahan nila, ay muli silang napadaan sa parte kung saan bumaba ang matandang nakasagutan ni itay. Malayo pa lamang ay kitang-kita nila ang figura ng matandang nakatayo ron. Hanggang sa madaanan nga nila ito at nakita nilang matalim na nakatitig sa kanila ang matanda, na para bang hinihintay talaga sila nitong makadaang muli. Nakasunod lamang ang tingin nito hanggang sa makaliko ang sinasakyan nila sa kalsada. Nakaramdam ng pangamba ang kapatid ko dahil sa pangyayaring iyon. Kinagabihan, bigla na lamang may bumagsak sa aming bubong. Laking gulat naman namin sa kadahilanan ng noong mga sandaling iyon ay patulog na kaming lahat. Maya-maya pa
Narinig kong may nagbukas ng pintuan namin. Agad akong tumayo sa pagkakahiga at lumabas ng aking silid. Saktong naabutan ko si Itay na palabas ng aming bahay. Daladala ang itak naming bagong hasa lamang. Narinig ko siyang nagsisisigaw sa labas ng aming bahay, kaya sinundan ko siya kaagad at nakita kong nakatingin siya sa aming bubungan. Nang tignan ko'y wala naman akong nakita, subalit nagpatuloy pa rin si Itay sa pagsisigaw at tinagatagapan ito ang aming itak sa bato. Dahilan upang magbungi-bungi ang talim nito. Mga kalahating oras din kaming sa labas ni Ama hanggang sa nainip na lamang kami at magkanda paos nakakasigaw si Itay ay wala naman kaming nakikitang kung anong nilalang. Kaya naman pumasok na kami sa loob ng aming bahay. Ako naman ay bumalik na sa aking pagtulog. Kinabukasan, nang magising ako, inutusan ako ni Itay na hasain ang kanyang itak na nagkabungi-bungi. Sinabi ko namang magkakape muna ako bago ko hasain ang itak niya. Pagtango lamang din naman ang naging tugon ng aking ama. Agad naman akong nagtimpla ng kape at nang matapos ay nagtungo na ako sa aming likod bahay upang maghasana ng itak. Hindi pa man ako nakakapag-umpisa nang dinagdagan pa ni Itay ang mga itak na hasain ko. Hindi lamang yung nabungi niya kagabi. Napakamot naman ako sa ulo sa kadahilan ng parang may digmaan kaming pinaghahandaan. Pero siyempre, dahil utos ng aking ama, hindi ko nagawang magreklamo. Nang matapos ko ang inuutos ni ama, ay nagpaalam na akong dadayo sa kabilang baryo upang magpaglaro ng basketball. Kasama ang aking mga pinsa na doon din nakatira sa baryo na aking pinaglalaruan. Agad naman akong pinayagan at pinaalalahan ng huwag magpapagabi sa pag-uwi. Nang makarating ako'y nakita kong marami ang naglalaro, kaya naisip namin ng mga pinsa ko na huwag na lamang kaming maglaro dahil puro matatanda ang kalaban. Kaya naman nagpasya na lamang akong umuwi na lamang sa aming bahay. Nang makarating ako'y minapansin akong isang matanda na nakatayo sa may puno ng niyog. Medyo malayo sa bahay namin yung matanda, pero yung matanda'y nakatingin naman mismo sa aming bahay. Nakakailang minuto na ako nakatingin sa kanya at talagang nakatitig lamang siya sa bahay namin na parabang nagmamasid. Kaya naman nilapitan ko yun at kinausap. "Magandang umaga ho." Pagbungad ko sa matanda't halatang nagulat ito. "Ah, magandang umaga rin iho. Ano ho ang sadya nyo dito? At bakit nakatingin po kayo sa bahay namin? May kailangan po ba kayo?" "Ah, wala. Napadaan lamang ako rito." Sagot naman sa akin ng matanda. At bigla na lamang itong umalis na parabang nagmamadali. Sinubukan ko pa itong sundan pero nang lumiko ito sa may malaking puno, ay bigla na lamang itong nawala na parang bula. Nakakapagtaka dahil iyon lamang ang unang beses na makita ko ang matandang iyon. Bumalik na lamang ako sa aming bahay at nang makapasok ako ay hinanap ko kaagad si Itay. Pero sinabi ni Inay na umalis at nagtungo ito sa bukid para manguha ng mga panggatong. Kaya naman hinintay ko na lamang itong makauwi. Nang makarating si Itay sa aming bahay ay sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Nagulat naman siya at pinagsabihan ako na huwag basta-basta makikipag-usap at kapag may makita akong kahinahinala na matanda ay sabihin ko raw kaagad sa kanya. Nang sumapit ang kinahapunan ay lumabas na ako ng bahay upang magpahangin. Nang mapalingon ako sa gilid ng aming bahay ay nakita ko ulit ang matandang babae na nakatayo malapit sa aming bakod. Kaya agad akong bumalik sa loob ng aming bahay at lumapit ako sa aking ama. Sinabi ko na naman sa kanya kung ano yung akin nakita. Lumabas kaagad si Itay dala-dala ang kanyang itak habang ako'y nakasunod naman sa kanya at nakita kong hindi ito nagdalawang isip na puntahan ng matanda. Inakala ko pantatagain ito ni Itay kaya tumakbo kaagad ako upang pumagitna sa dalawa at awatin siya. Nakita kong bakas ang galit sa mukha ni Itay na kinausap ang matanda at pinagsabihan ng masasakit na salita. Hindi naman sumasagot ang matanda, tanging matatalim na titig lamang ang ipinupukol nito sa amin. Nang binantaan na ito ni Itay ng papaslangin
kapag nakita pa ulit na malapit sa aming bahay. Kitang kita ko ang mata ng matanda na nanlilisik at nanginginig ang bibig na parabang nais nitong magsalita sa sobrang galit. Ngunit walang lumalabas ni isang kataga sa bibig niya. Hanggang sa tumalikod na lamang ang matanda at umalis. Inaya ko nang bumalik si itay sa aming bahay upang kumalma ito. Nang makapasok na kami, agad naman akong inabutan ni inay ng isang basong tubig at ibinigay ko kay itay nang sa ganoon ay huminahon na ito. Doon ko napag-alam ang iyon umano ang matandang babae na nakaalita nila sa loob ng sasakyan. Hindi nila akalaing masusundan sila nito hanggang sa bahay namin. Nang dumidilim na ang kapaligiran ay unti-unti na kaming nakakarinig ng huli ng isang ibon. Noong una'y hinayaan lamang ni itay iyon hanggang sa bigla na lamang may bumagsak sa aming bubungan. Napatayo itong aking amas galit na naman at nagsisisigaw na naman ito dahil yung bumagsak sa bubungan namin ay tiyak na hindi iyon pusa. Sa kadahilan ng nayuyupi ang bawat naaapakan nitong yero. Pinakiramdaman namin ang buong paligid at sa pagkakataong yon ay naramdaman namin na nasa gilid na ng bahay namin ang kung anong nilalang. Bigla na lamang rin kaming nakarinig ng isang hagok ng baboy. Agad ko namang kinuha ang garapon ng asin at isinaboy sa bawat didikitan ng baboy sa labas ng aming bahay. Maya-maya pa eh, nang makita ni itay na pilit binubutas ng baboy ang aming dingding, ay bigla niya itong tinusok ng kanina niya pang hawak-hawak na itak. Hindi naman tinatamaan yung baboy sa labas ng aming bahay. Hanggang sa sumapit na ang madaling araw, ay hindi pa rin umaalis ang baboy at talagang nagpupumilit talaga itong makapasok sa loob ng aming bahay. Habang kami naman ay hindi na nakatulog dahil sa takot, nagbabantay kami sa aming buntis na kapatid. Nang sumikat na ang araw ay saka pa lamang nawala ang malaking baboy. Saka pa lamang din kami nakalabas ng bahay. Kahit umagang umagay tumawag kagad si itay ng albularyo upang ipatingin si ate para tiyakin ang kaligtasan ng pamangkin ko na nasa loob pa ng sinapupunan nito. Maya-maya pinakabalik na rin kaagad si itay at may kasama itong albularyo. Agad naman itong nilapitan ang aking kapatid upang suruin. Mabuti na lamang at wala namang nangyaring masama sa kanyang dinadala. Bago umalis ang albularyo, binigyan pa nito ng habak na pangontra para sa aswang ang kapatid ko. Subalit ayon sa albularyo ay panandalian lamang iyon sa kadahilan ng natutunaw yon. Kapag may malapit na aswang o nilalang sa kapatid ko, sinubukan naman ni itay na humingi dito ng pangmatagalang habak. Sinabi naman ng albularyo na gagawa pa lamang ito para hindi na makakalapit sa aking kapatid ang mga nais mang biktima rito. Matapos yun ay inutusan naman ako ni itay na kumuha ng mga goma upang may susunugin kami pagsapit ng gabi. Agad naman akong lumakad at kung saan-saan ako nakarating, makahingi lamang ng goma sa aming mga kapitbahay. Hinakot ko na kaagad ang mga gulong na mga hiningi ko. Inabot din ako ng tanghali sa paghakot ng gulong. Matapos kong akutin ay tinambak ko pa yon sa likod at harap ng aming bahay. Maya-maya lamang inarnig kong tinawag ako ni itay. Lumapit din naman ako kaagad. Daniel, pagpunta ka ng ilog, manghuli ka ng isda upang may uulamin tayo mamayang hapunan. Utos sa akin ng itay. Sige po itay. Dahil maaga pa naman ay lumakad na rin ako upang hindi na ako abutin ng hapon sa panghuhuli ng isda. Pagkarating ko sa ilog ay nakita ko ulit ang matanda. Laking gulat ko nang bigla na lamang itong sumugod patungo sa akin. At napansin ko din na parabang nababaliw ito, kaya mabilis akong tumakbo pabalik sa aming bahay. Dahil medyo malayo sa amin ang ilog ay halos lahat ng madaanan ko na tanim sa tabing daan ay siguradong hindi na mapapakinabangan pa. Di magkanda abot-abot na takot at kabang nararamdaman ko. Halos lumuwa na ang dila ko sa kakatakbo, pati mga dalakoy na iwan ko na rin. Nagulat naman sila ama at ina nang makita nila ako na tumatakbo. Hoy Daniel,
Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit tumatakbo ka? Ano bang meron? Tanong sa akin ang aking ama. Nakita ko po yung matanda sa ilog, Tay. Bigla akong sinugod, kaya tumakbo agad ako pabalik dito. Dahil natakot ako, pati po mga dalakoy naiwan ko rin. Halika't samahan mo ko. Pupunta tayo ngayon sa ilog upang tumigil na yung pesting matanda na yan. Asik na wika pa sa akin ni Itay. Kayo na lang po, Tay. Masyadong nakakatakot ang mukha ng matanda kanina. Para nang nababaliw nung hinahabol ako. Tugon ko kay Ama. Maya-maya pa'y biglang nagpakita ang matanda. Nakatayo lamang iyon sa malayo sa aming bahay at nakita din iyon ni Itay. Kitang-kita namin na napakasama ng titig nito sa amin. Nang akmang lalapitan ni Itay ang matanda, ay bigla itong tumakbo palayo. Kaya hindi niya na lamang ito pinag-aksayan pa ng panahon. Pumasok na lamang kami sa loob ng aming bahay. Hindi ko na lamang pinansin pa ang kapatid ko. Sa kadahilan ang nakita kong nagpipigil ito ng tawa nang makitang bakas pa rin sa mukha ko ang takot at kaba. Ikaw ba naman ang habulin ng matandang hindi mo alam kung baliw ba o ano? Tiyak ay matatakot ka rin. Pumasok na lamang ako sa kwarto ko at nagbihis dahil yung suot kong damit ay basang-basa ng pawis. Maya-maya pa'y kinausap ako ng kapatid ko at nagtatanong kung anong nangyari sa akin. Hinabol ng matanda sa ilog kanina. Hindi ko naman alam kung anong kasalanan ko doon. Bigla na lang ako sinugod kaya napatakbo ako. Yung matanda na yun, yun ba yung nakita mo nung nakaraan? Tanong sa akin ng ate. Oo ate, at sa tingin ko, yun din yung aswang kagabi na nagpupumilit makapasok dito sa bahay natin. Hindi naman nakaimik ang kapatid ko sa sinabi ko. Matapos yun ay natulog na lamang ako sa kwarto ko. Nang magising ako'y alas 6 na ng gabi, sigurado ako madaling araw na ulit ako makakatulog nito. Matapos naming maghapunan ay nahiga na sila Itay at Inay. Itong kapatid kong babae naman ay doon na nila pinatulog sa gitna nila. Ako naman ay bumalik na sa aking silid. Dahil hindi ako makatulog ay nakiramdam ako sa buong paligid. At habang lumalalim ang gabi ay wala akong nararamdamang dumalapag sa aming bubungan. Nakatulog ako bandang alas 3 na ng madaling araw. Nang magising ako'y tanghali na. Agad akong bumangon at paglabas ko ng silid ay walang katao-tao sa aming bahay. Kumain na lamang ako pagkatapos kong kumain ay nakasalubong ko si Itay noong papalabas na ako sa aming bahay. Daniel, huwag kang aalis at may lakad tayo ngayon. Uwi ka sa akin ni Itay. Saan po tayo pupunta, Tay? Pupunta tayo doon sa lola mo. May kukunin lang tayo. Maya-maya pinagaya na si Itay na umalis na kami. Dahil aabutin kami ng gabi sa daan. Malayo-layo kasi ang bahay ng lola ko mula sa amin. Habang naglalakad kami nagkwento si Itay ukol sa kanyang nakaraan patungkol sa aswang. Daniel, alam mo ba na may kapatid pa ako na lalaki? Ngayon ko lang nasabi sa iyo to kasi masyadong brutal lang nangyari sa Tio Rowell mo nun. Bakit po, Tay? Anong nangyari sa kanya, Tay? Noong 12 taong gulang pa lamang ang iyong Tio Rowell, ay 10 taong gulang naman ako. Magkasama kami noon sa bundok at inabot kami ng gabi sa daan. Habang pauwi kami, ay may nakasalubong kaming matanda. Noong una hindi namin yung pinansin dahil gabi na at nagmamadali na rin kami makarating sa bahay. Nang malapit na kami sa matanda, ay nagulat kami dahil bigla na lamang itong naging isang malaking aso. Ikinagulat namin ang tiyo mo yon at bigla na lamang kami nung sinugod. Dahil hindi kami nakagalaw ay natamaan kaming dalawa at mas lalong napuruhan ang tiyo mo. Walang awang pinagbabalibag at hindi pa nakontento. Pinagkakagat pa hanggang sa mawala na talaga ng buhay ang tiyo mo. Wala man lamang akong nagawa. Noong nalaman ng lolo mo ang nangyari, muntik na ako mapatay. Dahil hindi ko man lang naipagtanggol ang tiyo Rowell mo nun. Kaya ganoon na lamang kung manginig ang katawan ko kasi bumabalik ang nakaraan ko at ayaw kong matulad ang isa sa inyo sa nangyari sa tiyo Rowell mo. Hindi ako makapaniwala sa kinuwento ni Itay
Hindi ko akalaing may kapatid pa pala siya. Hanggang sa makarating kami sa bahay ng lola ko, maya-maya pa'y tinawag kami ng isang matandang babae. Lumapit naman si Itay at nagmano rito. Inay, si Daniel po, apo niyo. Aba, eto na ba ang pangalawa kong apo? Ang laki na pala. Nagmano naman ako kagad sa lola at niyakap naman ako nito. Kagad naman nagaya ang lola ko na pumasok kami sa loob ng kanilang bahay at pagpasok ko'y nakita kong isang matandang lalaki na nakahiga sa higaan. Tumayo ito't lumapit sa akin. Lolo Noel mo, at ako naman si Lola Nita mo. Mula nung ipinagbuntis ka ng iyong inay, ngayon lamang ulit kayo nakabalik rito ng iyong ama sa bahay. Anya pa ni Lola Nita. Batid kong mga lola at lola ko sila. Iyon pala mga unang pagkakataong nakita ko sila. Kagad naman ako nagmano kay Lolo Noel at sandali pa'y nagpaalam na ako na mag-iikot lamang sa paligid sa katailanang hindi ako sanay na makisali sa usapan ng matatanda at alam kong seryoso ang pag-uusapan nila Itay. Sa pag-iikot ko sa paligid ay napansin ko sa labas ng bahay nila na maraming mga bakas na hindi ko malaman kung ano ang sanhi ng bakas na yon. Para bang pinagkakalmot ang mga pader sa paligid ng kanilang bahay. Nang matapos kong malibot ang buong lugar ay pumalik na ako sa loob ng bahay nila Lola. Naabutan ko silang nag-uusap kaya naupo na lamang ako sa hindi kalayuan sa kanila hanggang sa nakita kong nagagalit na ang Lolo Noel kay Itay. Habang nakikita ko silang nag-uusap ay nagulat ako dahil bigla na lamang hinampas ni Lolo Noel si Itay sa kanyang balikat. Dahil nakita kong halos hindi na sila nagkaayos sa pag-uusap ay nagpresenta na si Lola na magtungo na muna kami ni Itay sa gulayan dahil mamimitas kami ng mga pang-ulam sa aming bahay. Matapos naming mamitas ay nagpaalam na si Itay na umuwi na kami sa aming bahay. Inalok naman kami ni Lola na kumain muna bago umalis sa kadahilan ng malayo-layo pang lalakarin namin at baka magutom umano kami. Subalit marin itong tinanggihan ni Itay. Habang pauwi kami, inabot na kami ng hapon sa daan at sa paglalakad namin ay unti-unti nang kinakain ng dilimang buong kapaligiran. Binilisan na namin ang paglalakad pauwi ng aming bahay. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad ay nakasalubong namin ang matanda na humabol sa akin. Kagad namang hinarang ni Itay ang matanda. Napansin kong tila ba malangis ang buong katawan ng matanda. Kitang-kita ang langis sa katawan nun dahil sa flashlight na dala namin. Napansin ko pang biglang napatara si Itay at nang tignan ko ang matanda, yung mata niya ay laking gulat ko sa kadahilan ng pulang-pula yon, nanlilisik at para bang luluwa na yon. Agad namang hinugot ni Itay ang itak sa kanyang daladala. Ilang sandali pa'y nagtaka ako dahil biglang umataras ang matanda papalayo sa amin at nang sundan ito ni Itay ay nakita naming bigla na lamang may lumabas pa na isang matandang lalaki. Sa parte kung saan tumakbo ang matandang babae, kitang-kita kong nakahubot-hubad ang matandang lalaking yon. Patong-patong nakabatakot ang bumabalot sa buong katawan ko. Lalo na nang makita kong marahang tumapa sa lupa ang matandang lalaki na nakahubad. Rinig na rinig namin ni Itay ang nakakapangilabot at nakakapanindig balahibong angil nito. Habang titig na titig sa amin ni Itay, habang ang matandang babae naman ay malaki pang pagkakangising nakatitig sa amin ni Itay na para bang inaasahan talaga nito ang pagdaan namin ni Itay doon. Narinig kong pinagmumura ni Itay ang dalawa at nagsabi ito ng aswang. Nang sabihin iyon ni Itay mas lalong sumikto ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Pakiwari ko'y sasabog na ang ulo ko sa kaba. Daniel, dito ka lang sa likod ko. Huwag na huwag kang aalis kahit anong mangyayari. Opo, Tay. Tugon ko kahit nanginginig na ang mga tuhod ko. Walang ano-ano'y bigla na lamang sumugod si Itay sa dalawa. Kaya naiwan ako bahagya at napatakbo na lamang ako patungo kay Itay. Muntik pa akong matamaan ang itak. Mabuti na lamang at napayuko naman ako nang makita ko ang itak na patungo sa akin. Iwinasiwas ni Itay ang itak niya
dahilan para mapatakbo ko palayo sa kanya. Nang makita ko ni Itay na tumatakbo palayo, ay sinundan niya pala ako kaagad. Naramdaman ko na lamang na biglang may humatak sa akin at hinila ko patakbo sa daan, patungo sa bahay ng lolo at lola ko. Nang makarating kami sa bahay nila lolo at lola, ay nakita pala kami ni lola na may kinakalaban. Kaya pala bigla na lamang binuksan ni lola ang pintuan. Agad naman kaming pumasok ni Itay sa loob at biglang may hinagi si lolo kay Itay na sa tingin ko isang latigo. Muling bumalik si Itay sa labas ng bahay at ako naman ay sumilip sa pintuan. Nakita ko ang dalawang naglalakihang aso habang si Itay naman ay nakatayo lamang sa tapat ng pintuan. Maya-maya pa'y biglang sumugod ang dalawang aswang habang ito namang si Itay ay sinalubong at pinaghahampas ng hawak niyang latigo ang dalawang malalaking aso. Napapatungal yung dalawang aso kapag natatamaan ng latigo hanggang sa bigla na lamang tumilapon si Itay patungo sa bakuran ng bahay nila lola. Muntik pang masira yun dahil sa lakas ng pagkakatilapon ni Itay. Daniel, halika! Ibigay mo ito sa Itay mo! Biglang tawag at utos sa akin ni lolo. Kagad kong tinuwang inabot sa akin ni lolo at ibinato ko kay Itay ang isang pabilog na maliit na bakal na may tatak yun na hindi ko maintindihan kung anong tawag dun sa bagay na yon. Nang makita ni Itay na inihagis ko, ay bigla niya yung sinalot isinuot. Habang dahan-dahang tumayo si Itay ay bigla na lamang itong sumugod sa mga aswang at parabang napakalakas nito dahil bigla na lamang nitong pinagsasapak ang mga aso. Nakikipagsabayan si Itay sa dalawang aso na parabang mga tao lamang ang kalaban niya. Nakakatakot at nakakakilabot talaga ang wangis ng mga nilalang na yon. Nang nasapak ni Itay ang isang aso ay umatungal ito na parabang nasaksak ito, habang yung isang aso naman ay hindi na alam ang gagawin kung lalaban ba ito o hindi. Nang makita ni Itay na halos hindi na makatayo ang dalawa ay hinayaan niya na lamang ang mga ito. Si Itay naman ay pumasok na rin sa loob ng bahay habang yung dalawang aso naman ay mabilis na wala. Lumapit si Itay kay lolo at ibinalik sa kanyang ipinaabot kanina. Maraming salamat po amang. Uwi ka ni Itay sa aking lolo. Huwag mo nang ibalik sa akin yan. Mas kailangan nyo yan. Ang tawag dyan ay San Benito. Magagamit nyo yan kahit anong oras kapag nasa panganib kayo. Matutulungan kayo niyan. Anya ni lolo. Lumingon naman si Itay sa akin at pinalapit ako nito at sinabihan ako na lamang ang maghahawak ng San Benito at mag-aalaga nito. Itay, pero paano alagaan eh? Bakal lang naman po ito. Sagot ko sa aking Itay. Daniel, kunin mo itong maliit na libreta. Huwag na huwag mo itong wawalain. Uwi ka ng aking lolo. Paano po gagawin yung pagpapakain ng usal sa San Benito, lolo? Tanong ko sa aking lolo. Pag-aralan mong basahin yan. At kapag magpapakain ka ng dasal, ay tuwing Martes at Biyernes lamang kapag sasapit ang alas 6 ng gabi. Tugon ng aking lolo. Matapos magsalita ni lolo, ay tinandaan ko talaga iyong maigi. Noong una'y inakala kong sa bahay na nila kami magpapalipas ng gabi at madilim na sa daan kung uuwi pa kami. Subalit nagpaalam pa rin si Itay na uuwi na kami sa kadahilan ng walang kasama ang inay at ang buntis kong kapatid. Sinubukan pa kami pigilan ni lolo at lola dahil baka daw ay abangan kami ulit sa kalsada. Ngunit hindi pa rin nagpapigil si Itay at nagpatuloy na kami sa pag-alis. Habang tinatahak namin ng daan ng pauwi, ay nakakaamoy kami ng mabahong amoy. Katulad iyon ng amoy kanina noong nakipagsagupaan si Itay sa mga nilalang na aswang. Hanggang sa makarating kami sa aming bahay at sa awa ng Diyos, maayos kaming nakauwi. Kinabukasan, nagulat ako dahil sa pagbangon ko, nakita ko si Itay na nakahubad ng damit. Nakita kong may pasasya sa kanyang tagiliran at medyo malaki yon. Kaya nilapitan ko si Itay at tinanong ko sa kanya ang nakita ko sa tagiliran niya.
Hindi niya pala alam na meron siya noon at noong sinubukan kong hawakan yon, napasigaw si Itay sa ginawa ko. Kinatanghalian ay nagpasama sa akin si Itay na magtungo kami sa kanyang kaibigan na albularyo. Habang patungo sa bahay ng kaibigan ni Itay na albularyo, ay nakikita kong unti-unting nahihirapan si Itay. Nang makarating nga kami, agad kaming inuna ni Mang Lito. Pare, kumusta? Anong atin at naparito kayo ng anak mo? Tanong ng kaibigan ni Itay. Kahapon noong pauwi kami sa bahay ay tinambangan kami ng dalawang aswang. Sinugod kami kagabi. Baka akala siguro ng mga pesting yun na tatakbuhan ko sila. Yun nga lang eh, tinamaan ako at hindi ko alam na malubha pala ito. Natatawang sagot ni Itay sa kanyang kaibigang albularyo. Patingin nga. Gagad namang nagubad ng damit si Itay at nang makita ni Mang Lito ang pasasatagiliran ni Itay, ay nagsabi naman ang albularyo na aabuti ng kalahating oras ang gamutan. Gagad namang pinahiga si Itay sa upuan upang matapalan ang dahon ng pasasatagiliran ni Itay. Medyo tumagal-tagal din ang gamutan. Matapos ay kagad na rin kaming umuwi sa aming bahay. Nang makarating kami, nakita namin si Inay na naghihintay sa amin sa labas ng bahay. Saan ba kayo galing at hindi man lamang kayo nagpaalam? Alam nyo bang delikado? Baka nasa paligid lang yung aswang. Nag-aalala lang tanong at wika sa amin ang aking inay. Hinintay kong sumagot si Itay sa tanong nito pero tinapik lamang ako. Sinyalis na ayaw niyang malaman ang nangyari sa amin kagabi at ayaw rin niyang ipaalam kung saan kami galing. Kaya ako na lamang sumagot at nag-isip ng dahilan. Ayaw kasi ni Itay na dumagdag pa kami sa iisipin ni inay. Doon lang po sa kabilang baryo, nay. May tinignan lang po kami ni Itay doon na pwedeng pagkakitaan ng pera. Palusot ko pa. Nang makapasok na kami sa loob ng aming bahay, ay doon lamang naalala ni Itay na may pinagawa pala siya kay Mang Lito na pangontra para sa aking kapatid na buntis. Kaya inutusan ako na bumalik sa bahay ni Mang Lito. Dahil wala akong kasama, pinuntahan ko ang kaibigan kong si Darwin upang magpasama sa pagpunta sa bahay nila Mang Lito. Nang makarating ako sa tapat ng bahay nila Darwin, ay nakita ako ng kaibigan ko at bigla itong sumulpot sa likuran ko. Ginulat pa ako ng kaibigan ko at tinanong kung anong sadya ko sa kanila. Agad ko namang sinabi sa kanyang dahilan kung bakit ako napunta sa kanilang bahay. Pumayag naman si Darwin at sinamahan ako nito sa bahay nila Mang Lito. Habang naglalakad kami, na ikuwento ko sa kanyang nangyari sa amin ni Itay. Kagabi nung pauwi kami ni Itay, may nakasalubong kami na dalawang matanda, malangis ang katawan. Di ko nga akalaing aswang pa lang mga yun kasi nakita ko bigla na lamang pumula yung mga mata. Tapos nakipaglaban pa si Itay sa aswang. Mabuti na lamang at naisipan ni Itay na bumalik kami sa bahay nila Lola. Anong nangyari doon sa dalawang matanda? May pinabot kasi sa akin nun si Lolo. Ibigay ko daw kay Itay. Noong nabigay ko na, bigla na lang naging malakas si Itay at naglaban sila ng aswang. Hanggang yung isang aswang hindi na makatayo. Parang napuruhan yata yun ng sinuntok ni Itay. Noong nakita ng isang aswang na halos hindi na makatayo ang isa, ay nagdalawang isip na ito na lumaban pa. Kakakwento ko'y hindi ko na namalayan na nakarating na pala kami sa bahay ni Mang Lito. Halos inabot na ako ng kalahating oras kakatawag kay Mang Lito, ngunit walang lumalabas sa kanilang bahay. Umalis na lamang kami ni Darwin. Habang naglalakad kami pa uwi, ay nakasalubong naman namin si Mang Lito. Mang Lito, saan ho kayo galing? Tanong ko rito. Kumuha labang ako ng mauulam para mamayang hapon kasi may pupuntahan ako mamaya. Teka, anong atin, bakit bumalik ka rito? Tanong naman ni Mang Lito. Ah, may pinapakuha kasi si Itay. Yung sinabi niya nung nakaraan, nung nagpunta ka sa bahay. Tugon ko kay Mang Lito. Oo nga pala, nakalimutan ko rin ibigay kanina. Hayaan mo, dadalhin ko na lamang sa inyo. Sige ho, mauna na ho kami Mang Lito. Agad na kami naglakad ni Darwin pa uwi. Nang mapadaan kami sa kanilang bahay, ay humiwalay ito
sa paglalakad sa akin. Daniel, mauna na muna ako ah. Mamaya na lang ulit. Sige Darwin, salamat sa pagsama sa akin kay Lamang Lito ah. Ako naman ay nagpatuloy na sa aking paglalakad pauwi sa aming bahay. Nang makarating na ako'y nakita ko si Itay na naghihintay sa aking pagdating. Daniel, anong sabi ni Paring Lito sa pinapasabi ko? Itay, siya na lang daw po magdadala rito sa atin. Ganun ba? Sige, pumasok ka na para makapagtanghalian ka na. Sige po tay, nagugutom na rin po ako eh. Pagkatapos kong kumain ay nagpaalam na ako kay Itay kung pwede ba ako magpunta ng bukid upang manguha ng mga prutas na pwedeng makain. Pinayagan naman ako nito. Kagad ako nagtungo sa bahay nila Darwin upang ayain ang kaibigan ko na sumama sa aking umakyat ng bukid. Nang makarating ako sa bahay nila Darwin, ay kagad ko itong tinawag. Oh, bakit Daniel? Kakauwi mo lang ah, nandito ka na agad. Patawang tanong sa akin ni Darwin. May gagawin ka ba ngayong tanghali? Wala naman. Bakit? Tara, sama ka, punta tayo sa bukid namin. Maraming makukuwang prutas doon. Sige, tara. Para naman meron din kami makakain na prutas dito. Kagad na nga kaming umalis ni Darwin at nagtungo na nga kami sa bukid. Habang nasa daan kami, nagtingin-tingin na kami ng mga prutas na makukuha. Sa paglalakad namin ni Darwin ay nakita namin ang isang bahay kubo at sa paligid nito ay may nakita kaming isang puno ng lansones. Maraming bunga yon at marami din ng hinog. Kaya kagad kami lumapit ni Darwin sa bahay upang magpaalam na manghingi ng mga lansones. Tawag kami ng tawag ni Darwin sa may-ari pero walang lumalabas na tao sa bahay. Kaya nag-usap kami ni Darwin. Daniel, tara kumuha na lang tayo. Mukhang wala namang tao sa bahay na yan eh. Uwi ka ni Darwin. Naku Darwin, baka pagalitan tayo ng may-ari kapag inabutan tayo na kumukuha ng walang paalam. Huwag kang matakot. Hindi yan, ako bahala. Kagad na umakyat si Darwin sa puno ng lansones habang ako naman ay naiwan sa ibaba. Hindi na ako umakyat. Hinintay ko na lamang si Darwin sa ibaba. Hinulugan niya na rin ako ng mga hinog na bunga. Maya-maya pinagulat ako dahil biglang may nagsalita sa likuran ko. Bahagya pa ako naapektad sa gulat. Nang lumingon ako, ay laking gulat ko dahil nakita ko ang matandang lalaki na nakasagupa ni Itay noong nagdaang gabi. Tiyak akong siyang matandang yon. Sa kadahilan ng kahit na madilim ng gabing yon, ay kitang-kita ko ang mukha nitong dumupa sa lupa. Hindi ako pwedeng magkamali. Agad kong sinigawan si Darwin na bumaba na. Maya-maya pa'y nakita ko si Darwin na lumundag sa tabi ko. Sinubukan ko pang magsalita pero biglang tumakbo si Darwin, kaya napatakbo na rin ako pasunod sa kanya. Habang tumatakbo kami, lumilingon-lingon ako sa likuran at nakikita kong hinahabol din kami ng matandang lalaki. Halos maabutan na kami ni Darwin sa bilis tumakbo nito. Sa tingin ko'y nasa 70 na ang edad nito, pero sa bilis nitong tumakbo'y tila ba wala pang 50 ang edad niya. Kaya kabadong-kabado ako habang tumatakbo't baka maabutan niya ako. Sa isang kurap lamang ng aking mga mata, ay biglang sumikdo ang dibdib ko nang makita kong ang matandang lalaki na humahabol sa amin ay bigla na lamang naging napakalaking kulay itim na aso. Hindi ko mawari kung saan iyon nagmula o paanong naging aso na humahabol sa amin. Paglingon ko sa harapan ko'y wala na si Darwin na parabang bula na lamang na nawala bigla. Kaya binaliwala ko na lamang ang isiping yon at mas binilisan ko na lamang ang takbo ko dahil baka sakali maabutan ko makita ko pa si Darwin. Hanggang sa natatanong ko na ang baryo namin, sinubukan ko pang lingunin ang matanda sa likuran ko pero hindi ko nito nakita pa. Maya-maya pa'y biglang may tumawag sa akin at nang makita ko'y si Darwin pala yon, tawa pa ito ng tawa. Oh, anong nangyari Daniel? Bakit ang tagal mo naman? Tawang-tawang tanong pa ni Darwin sa akin. Langya ka, ang bilis mong mawala. Kala ko na paano ka na eh. Paano kasi? Nakita ko ang bilis tumakbo ng matanda kanina.
kaya binilisan ko na rin yung takbo. Ang akala ko nakasunod ka pa sa akin kaya hindi na ako lumingon pa sa likod. Naiwan na pala kita. Patawa-tawa pang wika nito. Natatawa na rin ako Sir Joseph dahil marami-rami natin kami nakuha ni Darwin, pero wala man lamang siyang nadala kahit isa. Kaya binalak namin ni Darwin na bumalik kami kinabukasan. Umuwi na lamang muna kami ni Darwin dahil may plano na rin kami. Kinagabihan noong patulog na kami, bigla na namang may bumagsak sa bubungan namin. Nagpaikot-ikot pa yon hanggang sa maramdaman kong tumigil yon kung saan natutulog ang buntis kong kapatid. Kagad akong tumayo upang magtungo sa tinutulugan nila inay at itay. Paglabas ko ng pintuan ay nakita ko si itay na nakaupo at nakatingala habang hawak-hawak ang kinamit ni itay noong nakaraan na parabang latigo. Maya-maya pa'y lumabas si itay habang daladala ang latigo. Susundan ko pa sana kaso pinigilan ako ni inay dahil wala silang kasama sa loob kapag lumabas pa ako. Nakikiramdam na lamang kami kung ano mangyayari sa labas ilang minuto lamang yung makalipas at nakarinig na nga kami ng isang atungal na parang pusa. Hanggang sa narinig namin si itay, galit na galit ang boses nito na parang meron iyong pinagpapapalo sa labas ng aming bahay. Maya-maya pa'y pumasok na si itay at nakita ko na puro dugo ang hawak nitong latigo at pagod na pagod ito. Itay, ano yung narinig namin sa labas kanina? Tanong ng kapatid ko. Hindi naman sumagot si itay at kinuha lamang niya ang asin sa kusina saka lumabas muli. Maya-maya pa'y nakarinig kami ng parang ulan sa labas ng aming bahay dahilan upang sumilip ako sa butas ng bintana at nakita ko si itay na sinasabuyan ng asin ang bubungan namin. Matapos iyong gawin ni itay, ay muli na itong pumasok at sinabihan kaming magpahinga. Nagtataka man kami sa mga nangyari at nais naming malaman iyon, ay minabuti na lamang naming magpahinga na muna. Bumalik na ako sa aking silid upang matulog na. Kinabukasan ng magising ako, ay naabutan ko pa sila na nagkakape. Kagad naman ako nagtimpla ng kape at pagbalik ko sa sala, ay naabutan ko na nagkukwento si itay tungkol sa nakita niya kagabi. Napakalaking pusa o mano ang nakita niya kagabi dahil medyo mababa lamang ang bubungan namin ay hinambalos na kaagad ni itay ng latigo ang nilalang. Nang matamaan iyon ay halos mangingisay iyon sa sakit at bumagsak na sa lupa. Nang makita ni itay na hindi pa nakakatayo ang malaking pusa ay sinundan niya kagad ito ng palo hanggang sa tumalon iyon sa may bakod namin. Nasira pa nun ang bakod dahil halos hindi yun makatalon kaya doon tumama. Sinubukan pang habulin ni itay ang nilalang subalit hindi niya na naabutan pa at hindi na rin nakita pa. Bigla na lamang daw iyong nawala sa dilim. Habang nagkukwento si itay, dumating ang kaibigan kong si Darwin sa bahay namin. Kagad naman akong lumabas ng bahay para kausapin ang aking kaibigan. Tara na Daniel, balik na tayo doon. Agahan na natin para makakuha tayo ng marami. Pag-aaya ni Darwin. Mamaya na, masyado pang maaga ngayon. Baka nandun pa yung may-ari at baka malintikan na naman tayong dalawa. Sige, tambay na lamang muna ako rito para hindi ka na pumunta sa amin. Nang sumapit ang alas 9 ay umalis na kami ni Darwin. Habang papalapit kami sa bahay ng matanda, pinagmasdan muna namin ang buong paligid. Hanggang sa makarating kami ay hindi namin nakita ang matanda sa loob ng bahay. Dahan-dahan na kaming lumapit ni Darwin at nang mapansin namin na walang tao sa loob ay mabilis kaming umakyat sa puno ng lansones. Dala-dala ang supot ng plastic na paglalagyan namin ng bunga. Ewan ko ba kung bakit pa ako bumalik roon ng araw na yon. Gayong alam ko naman na hindi normal na tao ang naninirahan sa kubong malapit sa puno ng lansones. Siguro ay dala ng kabataan at pagiging pasaway. Hindi ko walintana ang takot na baka habulin na naman kaming buli ng aswang. Maya-maya ay nakita namin ni Darwin ang matanda na may daladalang sako at napansin namin na may laman yon na parang karne ang sakong yon. Dahil kitang-kita yon sa sako ay may mapupulang likido pa yung tumutulong mula ron.
Hindi naman kami gumalaw ni Darwin sa puno para hindi kami mapansin. Ilang sandali pa'y lumingon ang matanda sa inakitan namin ni Darwin na puno. Mabuti na lamang at nandoon kami sa malagong dahon, kaya hindi kami nakita ng matanda. Nagpalingalinga pa ang matanda sa paligid bago pumasok sa loob ng bahay niya, na tila sinisigurado nitong walang tao sa labas. Nang makapasok na ang matanda't pakiramdam namin ay abala na ito sa loob ng kanyang bahay, mabilis na kaming bumaba ni Darwin sa puno ng lansones. Ngunit bago ba man kami makababay sa kasabaang palad, malingsanga ng puno ang natapakan ni Darwin. Nakaapak ito ng marupok na sanga, kung kaya naman ibumagsak siya pababa at nagsanghi iyon ng ingay. Mabuti na lamang at hindi gaano kataas ang binagsakan niya. Halong pag-aalala at natatawang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon dahil nakatuwad si Darwin ang bumagsak ito sa lupa. Ayos ka lamang ba, Darwin? Bilisan mo na, baka lumabas yung matanda. Uwi ka ko at hindi nga ako nagkamali dahil narinig namin ni Darwin na sumigaw ang matanda, at nang lingunin ko ang bahay ay nakita ko nakalabas ang ulo ng matanda sa bintana habang nakatingin sa amin. Nanlilisik ang mga mata nitong pinagmumura kami. Dahil sa kabang nararamdaman ay mabilis na hinila ko si Darwin patayo at tumakbo palayo sa lugar na yon. Mabilis din namang lumabas ang matanda at galit na galit ito na hinabol kaming dalawa. Halos maubos nang nakuha namin ni Darwin dahil nagkakandalaglaga na sa daan kakatakbo. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o matatawa sa kadahilan ng nagsisigaw si Darwin habang tumatakbo. Nasa unahan niya kasi ako, at konting bilis pa'y maiiwan ko na siya. Nang malapit na kami sa bahay ay nakasunod pa rin ang matanda. Ngunit nang ilang di pa na lamang ang layo namin ay bigla na lamang itong tumigil sa paghabol, at tumitig lamang ito sa amin ni Darwin ng napakasama. Ilang sandali pa'y bigla na lamang nawala ang matanda, kaya hinayaan na lamang namin ang matanda at pinaghatian na lamang namin ang natirang bunga na nakuha namin. Nang makita ni Itay na may kinakain kaming lansones ni Darwin, ay nagtanong si Itay kung saan namin nakuha ang lansones. Hindi kagad kami nakasagot ni Darwin sa tanong ni Itay. Nagpakiramdaman pa kaming dalawa ng kaibigan ko kung sino ang sasagot. Dahil wala pa rin sumasagot sa aming dalawa ni Darwin, ay naggalit si Itay. Nagtaas na ito ng boses sa aming dalawa, kaya sinabi ko na kagad ang totoo bago pa ako abutin kay Itay. Itay, dun sa malapit sa bukid natin, ang dami kasing bunga kaya kumuha kami ni Darwin. Nagpaalam ba kayo bago kumuha sa may-ari? Tanong ni Itay. Hindi po, kasi kumuha kami, wala yung may-ari dun eh. Kitang-kita ko sa mukha ni Itay na galit na ito sa akin. Kaya minabuti kong pauwiin na si Darwin, dahil kung hindi, ay baka pati ang kaibigan ko'y aabutin din sa galit ni Itay. Agad namang umalis si Darwin habang ako naman ay pumasok na sa loob ng aming bahay. Habang nasa loob kami ng bahay ay sinesermonan ako ni Itay, dahil yung kinuhanan pala namin ng lansones ay bantog na aswang sa aming baryo. Sinabihan pa ako ni Itay na bumalik kami doon at humingi ng tawad sa may-ari ng lansones. Kinabahan ako sa sinabi ni Itay dahil hindi ko alam na bantog na aswang pala ang matanda na yon. Natatakot kasi ako, baka hindi na kami makauwi ni Darwin kapag bumalik kami ron. Sinabi ko naman kay Itay na natatakot ako sa kadahilan ng naabutan kami nito, na nangunguwat sa katunayan ay hinabol pa kami ng matanda. Nakita ko na pahilamos na lamang si Itay ng buka niya at sinabing sasamahan niya kami sa pagbalik doon. Agad ko namang pinuntahan si Darwin sa kanilang bahay. Minabuti na lamang na hindi ito makakarating sa kanila, kaya kinausap ko agad si Darwin. Halos ayaw pa nitong pumayag sa sinabi ko, ngunit nung malaman niya na bantog na aswang ang matandang may-ari ng lansones, ay hindi ito nagdalawang isip na sumama sa akin pabalik sa bahay. Nang nakabalik na ako sa aming bahay kasama si Darwin, agad namang nagaya si Itay na lumakad na kami. Habang naglalakad kami patungo sa bahay ng matanda, ay kinakabahan ako habang papalapit kami sa bahay ng matanda.
Iika-ika pa si Darwin sa paglalakad at iniinda ang tama nang bumagsak siya. Kahit na kinakabahan ako't nagagawa pa rin ni Darwin na magbiro at magpatawa, pero sa tuwing sinisipat kami ng tingin ni Itay, ay pigil ang pagtawa namin. Daniel, kunin mo ito't isuot mo. Ikaw naman Darwin, dito ka lang sa likod ko. Huwag na huwag kang aalis kapag nando na tayo. Naiintindihan mo? Inabot ko naman kaagad ang San Benito na inaabot ni Itay at si Darwin naman ay tumango lamang sa sinabi nito. Maya-maya pa'y nakasalubong namin si Mang Lito. Saglit na nag-usap si Itay at si Mang Lito. Binulungan ko naman si Darwin. Dar, itong San Benito na to ang iniabot ko kay Itay noong nakipaglaban siya sa aswang. Hindi makapaniwala si Darwin sa sinabi ko, kaya naman pinakita ko rin sa kanya. Hinawak-hawakan pa yun ni Darwin at nagulat kami dahil bigla na lamang kaming pinagalitan ni Mang Lito. Darwin, huwag mong basta-basta hawakan yan. Ikaw naman Daniel, huwag mong basta-basta yan ipapahawak kahit kanino man. Seryosong wika ni Mang Lito. Hindi naman ako nakasagot sa sinabi ni Mang Lito. Ilang sandali pa'y nagaya na si Itay na magpatuloy kami sa paglalakad. Sumama na rin sa amin si Mang Lito hanggang sa makarating kami sa bahay ng matanda. Lumapit si Itay sa bahay at kumatok habang kami naman ay nakatayo. Medyo malayo sa bahay ng matanda. Habang nakatingin kami sa bahay ay nakita namin na may nagbukas ng pinto at nakita namin ang matandang lalaking butot balat na lamang ang dala ng katandaan. Ibang-ibang itsura nito noong hinabol niya kami. Nang nakita kami tumitig ito sa aming dalawa ni Darwin, si Mang Lito naman ay humarang sa aming harapan at bigla na lamang yumuko ang matanda. Tinawag naman kami ni Itay upang lumapit at humingi ng tawad sa ginawa namin ni Darwin. Halos hindi ako makapagsalita dahil sa may naaamoy akong kakaiba sa matanda. Para bang napakalangsa nito. Si Darwin naman ay lakas loob na humingi ng tawad sa matanda. Tiniis ko na lamang ang amoy ng matanda at humingi na rin ako ng tawad. Hindi naman sumagot ang matanda at nakatitig lang sa amin na para bang hindi nito tinatanggap ang paghingi namin ng tawad sa kanya. Maya-maya biglang sumabat si Mang Lito. Tanda, patawarin mo na para matapos na to. Alam ko kung ano ka at alam mo kung ano ako, hindi ba? Kung madadaan sa maayos na usapan ay gawin na lamang natin. Wika ni Mang Lito sa matanda. Sumagot naman ang matanda sa sinabi ni Mang Lito. Oh, alam ko kung ano ka at hindi naman ako natatakot sa iyo. Kung ako sa inyo'y umalis na kayo, baka nilalantakan na ng mga kapwa ko aswang ang buntis na pinoprotektahan ninyo. Nakangiting sagot ng matanda kay Mang Lito. Ganun ba? Sa tingin mo ba'y mananalo ka sa akin lalo na't may araw pa? Baka magmakaawa ka lamang tanda. Wika ni Mang Lito rito. Nang maramdaman namin na nanggigigil na ang matanda, ay umatras kami nila Itay patungo sa kinatatayuan ni Mang Lito. Bigla namang nagaya si Mang Lito habang nakatingin ng matanda. Pinauna na kami ni Darwin sa paglalakad habang si Itay at Mang Lito ay nagpahuli. Habang naglalakad kami pauwi, ay nakita kong nag-uusap sila Itay at Mang Lito. Nang mga sandaling yun ay saka ko lamang naisip na sabihin kay Itay na ang matandang iyon ang kasama ng matandang babae na nanambang sa amin ni Itay noong nagtungo kami sa bahay nila Lola. Bakit ngayon mo lang sinabi kung kailan nakalayo na tayo sa bahay nun? Tanong ni Itay. Itay, ngayon ko lang po kasi naalala. Natitiyak mo bang siya yun, Daniel? Tanong ni Mang Lito. Sigurado akong siya yun. Nang makarating kami sa aming bahay ay binigay ni Mang Lito kay Ate Marie ang ginawa niyang pangontra at si Darwin naman ay hindi muna pinauwi sa kanilang bahay. Sa bahay muna namin pinatulog si Darwin upang hindi madamay ang kanyang mga magulang sa oras na sugurin kami ng mga aswang. Nang sumapit ng alas 6 ng hapon ay sinabihan ako ni Mang Lito na wala nang aalis sa loob ng bahay kahit anong mangyari. Hanggang sa nakarinig kami ng alungan ng mga aso o yung alulungan. Agad akong napalingon kay Mang Lito at nakita ko bang parang may binibigkas siya
subalit hindi ko yun maintindihan. Habang nag-uusal ng kung ano-ano'y lumapit sa akin si Mang Lito at hinawakan ng suot-suot kong sanbinito. Ilang segundo lamang din iyon at biniguhan niya ito ng kanyang hininga. Maya-maya lamang ay inaya na ni Mang Lito si Itay na lumabas silang dalawa. Habang kami namang dalaway naiwan sa loob ng bahay at binili ng bantay ang maigi ang kapatid ko, sumilip naman ako sa may pintuan at nakita ko si Itay at Mang Lito. Kinakaharap ang tatlong malalaking aso. Kitang-kita ko kung paano suguri ni Mang Lito ang tatlong malalaking aso habang si Itay naman ay nakatingin lamang sa kanyang kaibigan na nakikipaglaban. Nang makita ni Itay na nahihirapan si Mang Lito sa tatlong aso, ay sumugod na rin ito. Pinaghahampas ni Itay ang mga aso gamit ang latigong ibinigay ni Lolo sa kanya. Na nang mga sandaling yon, ay doon ko lamang nalaman na buntot pagi pala yon, pinakamabisang pangkontra o pangkumbante sa nila lang. Ang bawat matamaan ito'y humihiyaw sa hapdi. Hanggang sa paghampas ni Itay sa isang aso, ay gumanti naman ito at tinamaan sa tagiliran si Itay kung saan naroon ang malaking pasanya dahilan upang mamilibit siya sa sakit. Mabuti na lamang ang nakita iyon ni Mang Lito dahil kinakabahan na ako na baka sila pang matalo. E lumabas ako ng bahay upang tumulong sa kanila. Nagulat si Itay nang makita niya akong nasa labas na ng bahay. Kagad kong inakay si Itay papasok ng aming bahay. Dahil hindi na halos makatayo, nang maipasok ko si Itay, kinuha ko naman ang latigo at lumabas upang tulungan si Mang Lito. Paglabas ko ng bahay, nakita kong pinapaikutan si Mang Lito ng tatlong malalaking aso. Nakalabas ang matutulis nitong mga ngipin at animoy, mga asong nauulol dahil sa walang humpay na pagtulo ng kanilang malalapot na mga laway. Dahil hindi nakaharap ang aso sa akin ay dahan-dahan akong lumapit, sabay hampas ng latigo sa likuran ng aso. Napatalon ito sa gulat at umangil na tumakbo papalayo. Si Mang Lito naman ay kaagad sinugod ang dalawang aso. Hindi na namin pinaporma ang mga aso hanggang sa hindi na alam ng mga ito ang gagawin. Kung susugod pa ba o hindi na. Dahil nakakalamang na kami ni Mang Lito sa laban, wala nang patumpik-tumpik pa nang hawakan ni Mang Lito ang isang aso, ay sinigurado nito na hindi na ito makakawala pa at mawawala na ito ng buhay. Agad-agad binigyan ng isa pa sa sikmura ni Mang Lito ang isang aso. Kagad na nangisay ang aso. Nanginig ang katawan nun hanggang sa mawalan na ng buhay. Ako naman ay nakatingin lamang sa dalawang aso at naghihintay na baka biglang may subugod. Damang-dama ko ang takot at kaba nun. Ngunit tila ba yun ay mas lalong nagpalakas ng loob ko para makipaglaban sa mga nilalang na aswang. Nakatingin lamang iyon sa amin habang nag-aangil. Yung isang aso naman na nawalan ng buhay ay unti-unting nagbago ang itsura. At nakita ko ng mukha na yon, yung matanda na nakita kong nakatayo sa may puno ng niyog ng nagdaang araw. Hindi lamang pala iisa o dalawang matandang aswang ang nais bumiktima sa kapatid ko, kundi tatlo sila at sa tingin ko'y may iba pa. Nang akamang kami naman ni Mang Lito ang susugod sa dalawang aso, ay nagtatakbo na lamang ang mga ito, pasuot sa madilim at masukal na bahagi ng lugar namin. Siguro'y natakot ng mga yon sa ginawa ni Mang Lito sa kanilang kasamahan. Nang tumingin ako sa bahay namin ay nakita ko si Itay sa may pintuan habang nakahawak sa kanyang tagiliran. Inaabangan kami't mukhang nabalian yata siya dahil halos hindi maituwid ni Itay ang kanyang pagkakatayo. Nang makita ni Mang Lito ang kalagayan ni Itay ay binitawan nito ang hawak-hawak niyang aswang at nilapitan si Itay upang alalayan. Sinuri ni Mang Lito ang kanyang tagiliran at nakita na nangingitim na, kaya nagaya na si Mang Lito na pumasok na kami sa loob ng bahay. Nang sa ganoon ay malapatan niya ng lunas si Itay. Hinanap ko naman kaagad si Darwin at nakita kong may hawak-hawak na pamalo yon habang nasa tabi ni Inay at Ate Marie. Natatawa ko kasi kung titingnan mo Sir Joseph, itong si Darwin parang bata na takot na takot. Nilapitan ko si Darwin at tinapik. Huy, ayos ka lamang ba dyan?
Para kang batang takot na takot ah. Oo, ayos lang ako. Patawang sagot ni Darwin. Dahil hindi ko na mapigilan ay napatawa na rin ako at nang makita nga ako ni Itay nagtanong ito kung nababaliw na ako. Sinabi ko naman kay Itay na natutuwa lamang ako sapagkat nabawasan na ang aswang kanina. Bigla ko naalala yung napatinimang lito na aswang na yon. Yun ang matanda na humabol sa akin sa ilog at yung nakita ko na nakatayo sa may niyog malapit sa aming bahay. Biglang tumayo si Itay kahit hindi pa tapos ang paggamot sa kanya. Lumabas ito ng bahay upang tignan ang aswang na napas lang ni Mang Lito. Sinundan namin si Itay at nang nakalabas na kami hindi na namin makita pa ang bangkay ng aswang. Naggalit si Mang Lito kasi hindi na niya nakita ang napas lang niyang aswang at nagsabi pa na bukas babalikan niyo yung matanda na nakasagutan niya sa bukid. Nang masiguro naming hindi na babalik ang aswang sa aming bahay, kahit gabing-gabi na'y nagpaalam pa rin si Mang Lito na uuwi na sa kanilang bahay. Hindi naman ito pinigilan ng aking mga magulang. Nang makaalis na si Mang Lito, ay nagpahinga na rin kami. Nagtabi na kami ni Darwin sa pagtulog at sa silid ko. Kinabukasan, nang magising ako'y nakaramdam ako ng sakit ng katawan. Sakto din naman ang nagising si Darwin, kaya inaya ko na ito na magkape na kami. Agad naman na bumangon si Darwin. Ako naman ay nagtimpla na ng kape. Matapos kong magkape, inaya ko si Darwin na magpunta sa bahay ni Mang Lito. Habang naglalakad kami, napag-usapan namin ang ginawa naming kalokohan. Nagkasisihan pa kami ni Darwin habang nagtatawanan na parang mga baliw. Para bang walang nangyaring sagupaan ng magdaang gabi lamang. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Lito, nakita ko agad ang kaibigan ni Itay na may kinagawa. Kaya nilapitan ko yon at tinanong kung pwede ba akong magpaturo na basahin ang libreta na bigay ng aking lolo. Akin na, patingin ako. Ito ho Mang Lito, di ko kasi alam kung paano basahin yan eh. Kaya papaturo sana ako sa iyo at baka magkamali-mali pa ako. Kung wala kang gagawin ngayong araw, tumambay ka na dito sa bahay ko para maituro ko sa iyo kung paano basahin. Pero magpaalam ka muna sa mga magulang po para alam nila kung nasaan ka. Nang hindi rin sila mag-alala sa'yo. Agad naman akong umuwi habang si Darwin ay napag-iwanan sa bahay nila Mang Lito. Binilisan ko na lamang ang paglalakad upang makabalik na rin ako kaagad. Nang makarating ako sa aming bahay ay agad kong pinuntahan si Inay at Itay para magpaalam sa kanila. Nang makita ko si Itay, kinakabahan pa ako at baka pagalitan lamang ako sa gusto kong gawin. Ngunit nang magpaalam ako'y hinayaan lamang ako ni Itay sa gusto ko, kaya bumalik na agad ako sa bahay nila Mang Lito. Habang naglalakad ako'y napalingon ako sa likod. May nakita akong matanda na mabilis na naglalakad na nakasunod sa akin. Tumakbo na kaagad ako bago pa ako maabutan ng matanda hanggang sa makarating na ako sa bahay ni Mang Lito. Pasigaw kong tinawag si Mang Lito. Nang makita kong pawis na pawis ay agad na lumaban si Mang Lito. Upang salubungin ang matandang humahabol sa akin. Nang makita ng matanda na sasalubungin siya ni Mang Lito, mabilis itong lumiko papasok sa niyugan. Sinubukan pang habulin ni Mang Lito ang matanda, pero mabilis itong nawala. Kaya minabuti na lamang na pumalik sa loob ng bahay niya. Nang makapagpahinga na ako'y inumpisa na ni Mang Lito ang pagturo sa akin kung paano ang tamang pagbigkas at pag-uusal ng mga dasal na nakasulat sa libreta. Habang si Darwin naman ay tamang kinig lamang sa amin. Di rin naglaon ay maging si Darwin ay tinuruan na rin ni Mang Lito. Tumagal din ang ilang buwan ang pagsasanay ko sa usal dahil hindi ko agad na isa sa ulo ang mga tinuturo ni Mang Lito sa akin. Napapagalitan din ako dahil pati si Mang Lito ay nahihirapan na rin sa pagtuturo niya sa akin. Mabuti pa si Darwin dahil mabilis siyang natututo sa bawat itinuturo ni Mang Lito sa amin. Hanggang isang hapon noon, nang sumapit ang kinahapunan ay halos maisaulo ko ang lahat ng itinuro ni Mang Lito na inakala kong pwede na kaming umuwi pagsapit ng alas 5. Subalit kinabukasan pa pala kami pauuwiin. Nang araw na yon, ay nakalimutan ko pang magpaalam sa aking mga magulang.
ang alam lamang nila'y hindi ako aabuti ng gabi kila Mang Lito. Bukas na kayo umuwi para sigurado nakabisado nyo na ang ituturo ko sa inyo. At ikaw, Darwin, kunin mo itong isang anting-anting. Trespi ko ang tawag dyan. Ingatan mo yan at lahat ng itinuro ko sa inyo kanina ay huwag na huwag nyong kalilimutan dahil lahat ng yun ay magagamit nyo sa laban na kaharapin yung dalawa. Uwi ka ni Mang Lito. Kaya naman napakamot na lamang ako sa aking ulo. Isinaulo na namin ang lahat-lahat hanggang sa matapos ang pagtuturo ni Mang Lito sa amin. Alam ko na kung ano ang mangyayari sa akin pag-uwi. Siguradong masesermonan ako pagkarating ko sa aming bahay at hindi nga ako nagkamali. Nang makauwi na nga ako sa aming bahay, ay tinanong ako ni itay kung saan ako nang galing at bakit ngayon lamang ako umuwi sa amin. Kamuntikan pa akong mapagbuhatan ng kamay, mabuti na lamang talaga't dumating si Mang Lito. Ipinaliwanag naman ni Mang Lito ang lahat kay itay. Ngunit nang malaman nitong hindi ako nakapagpaalam dahil nakalimutan ko'y naseremonan niya rin ako. Daniel, pasensya ka na. Nag-aalala lamang kami ni inay mo. Gabi ka pa kasi namin hinihintay na umuwi dito sa bahay. Uwi ka sa akin ni itay. Ayos lang po, tay. Naiintindihan ko po kayo kung bakit nagalit kayo sa akin. Pasensya na po, tay. Nay, hindi na po mauulit. Sagot ko kay itay. Maya-maya pa'y tinawag na ako ni Mang Lito at kinausap ako. Sumama na rin si itay upang malaman niya ang pag-uusapan namin ni Mang Lito. Daniel, sumama ka sa akin mamaya. Tatapusin na natin ang mga asubang na nais mang biktima sa kapatid mo. Ilang buwan na rin ang nakakalipas sa tiyak kong pinaghahandaan nilang muling pagsalakay rito. Alam ko nagpalakas lang sila. Matanda na ako kaya kailangan ko na nang makakasama sa laban. Isama mo na rin si Darwin para may katulong tayo. Alam kong hindi lang dadalawang makakalaban natin ngayon, Daniel. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Mahabang wika sa akin ni Mang Lito. Nakaramdam naman ako ng kaba dahil ilang buwan na rin walang nanggagambala sa kapatid ko. Ngunit kahit ganun pa man ay hindi kami nagpakampante. Napatingin naman ako kay itay at naghintay kung ano ang magiging reaksyon niya. Mababakas naman sa mukha ni itay na malaki ang tiwala niya sa kanyang kaibigan. Na hindi ako nito pababayaan. Kaya hindi na lamang ito umiimik sa sinabi ni Mang Lito sa akin. Kailan ho tayo pupunta dun sa bahay ng matanda, Mang Lito? Tanong ko sa kaibigan ng aking ama. Hindi tayo pupunta ron. Alam ko kung saan namamalagi ang mga kauri nila. Kaya yun ang ubusin natin mamayang gabi. Para mawala na sila dito bago pa makapaminsala ng mga tao sa lugar natin. Tugon sa akin ni Mang Lito. Sige ho, Mang Lito. Lalo na buntis pa ang ating Mariko, baka mapag-interesan pa nila. Ang lakas ng dobo ngayon na, baka mamayang gabi mawala yan kapag makakaharap mo na sila. Tawang-tawang wika pa sa akin ni Mang Lito. Hindi naman ako nakatagon sa mga sinabi ni Mang Lito at tanging pagkamot na lamang ng ulo ang nagawa ko. Matapos iyon ay nagpaalam na rin si Mang Lito na uuwi na muna kami sa kanilang bahay. Kami naman ni Darwin ay nag-usap kung ano ang gagawin namin. Kung sakaling makaharap namin ang mga asubang mamayang gabi. Dar, sa tingin mo kakayanin kaya nating dalawang makipaglaban sa mga asubang mamaya? Hindi ko alam. Tignan na lamang natin mamaya. May tiwala naman ako kay Mang Lito kaya hindi niya tayo pababayaan sa laban. Tugon sa akin ni Darwin. Bigla namang sumabot si itay sa pag-uusap namin ni Darwin. Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi kayo pababayaan nun. Baka nga wala pa kayong mapatay na asubang eh. Nakakaapat na siya yung si Lito. Matali kong kaibigan yan at matagal kong nakasama yan. Minsan pa nga noong hindi ko pa nakilala yung inay mo, palagi akong kasama niyan sa mga lakad niya. Wika pa ni itay sa aming dalawa ni Darwin. Ibig sabihin matagal na pala na albularyo si Mang Lito, tay? Tanong ko sa aking ama. Oo, matagal na. Minana niya pa yan sa kanino-ninuan niya. Sinubukan niya pa nga akong alukin kung gusto ko daw pa maging isang albularyo din. Pero tinanggihan ko lang. Sa kadahilanang noong mga panahon na yun nakilala ko ng inay mo. Mas ginusto ko na lamang na bumuo ng pamilya kaysa maging albularyo.
pero may mga kaunting alam naman ako sa mga dasal at puder para sa katawan. Kaya lamang sa paglipas ng panahon ay nakalimutan ko na ang mga tinuro sa akin ni Lito. Ganun po ba, Tay? Nga pala, Tay. Pwede pa kaming magpunta ni Darwin sa ilog? Kukuha lamang kami ng mauulam natin ngayong tanghalian. Tumango naman ang itay sa sinabi ko at kagad namin kinuha ni Darwin ang mga gagamitin naming panghuli at ang lalagyan. Mabilis na nagtungo kami sa ilog. Nang makarating kami sa ilog at nanghuli na nga kami, makalipas lamang ang ilang oras ay marami na rin kaming nahuli, kaya inaya ko na si Darwin na umuwi na kami dahil nakakaramdam na rin ako ng gutom noong mga sandaling yon. Pagkarating namin sa bahay, agad namang niluto ni inay ang mga nahuli namin. Si Darwin naman ay umuwi muna sa kanila at sinabihan ko na lamang ito na bumalik na lamang sa bahay kapag pupunta kami sa bahay ni Mang Lito. Nang makaluto na nga si inay ay kumain na kami. Habang kumakain, bigla namang dumating si Darwin. Oh, nandito ka na kaagad? Nakapagpaalam ka na ba sa mga magulang mo, Dar? Tanong ko kay Darwin. Oo, sinabi ko na rin sa kanila na gusto kong maging isang albularyo kagaya ni Mang Lito. Sigurado ka ba dyan sa gusto mong gawin, Dar? Baka nabibigla ka lamang, pag-isipan mo muna ng maayos yan. Buo na ang desisyon ko, Daniel. Gusto ko ding makatulong sa mga nangangailangan ng tulong. At gusto kong matutong manggamot kagaya ni Mang Lito. Hindi nga ako makapaniwala sa sinabi ng aking matalik na kaibigan. Maging sila inay at itay ay napatulala sa gusto ni Darwin. Pagkatapos namin kumain ay inaya ko si Darwin na magtungo sa bahay ni Mang Lito. Agad naman kaming nagpaalam kina inay at itay at umiti lamang sila sa amin ni Darwin. Umalis na agad kami ni Darwin at tinahakang daan patungo sa bahay ni Mang Lito. Nang makarating kami sa bahay ay nakita namin na may umuusok sa loob ng kusina nito. Kaya kaagad naming tinawag si Mang Lito. Ilang sandali pa'y narinig namin ang boses ni Mang Lito na sinabing pumasok na kami dahil may ginagawa siya sa loob at naabutan namin sa loob na nagluluto pa lang ng tanghalian nito. Kumain na ba kayo? Kung hindi pa'y sabayan niyo muna akong kumain. Tapos na po kami. Tugon naman naming dalawa. Maganda na kayo dahil mamayang alas 4 ay lalakad na tayo. Wika ni Mang Lito sa amin ni Darwin. Agad naman kaming tumalima sa mga sinambit niya. Nang matapos na kumain si Mang Lito ay nag-asikaso na rin ito na mga gamit na gagamitin niya mamaya sa lakad namin. Nang sumapit ng oras na sinabi ni Mang Lito ay naganda na kagad kami ni Darwin. Kabado man ay lakas loob kong iwinaglit sa aking isipan. Iniisip ko na lamang na para sa kapatid at pamangkin ko ang ginagawa ko. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nagaya na nga umalis kami ni Mang Lito. Habang naglalakad ay napansin kong mabilis na kinakain ang kadiliman ng kapaligiran. Malayo-layo na rin ang binagtas namin. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay biglang huminto si Mang Lito at napatingin sa gawing kaliwa niya. Nang sundan ko ng tingin kung saan siya nakatingin, may nakita kong dalawang bahay. Barong-barong lamang iyon na parabang wala nang nakatira sapagkat sira-sira na ito't lumang-luma na. Napansin kong dahan-dahang umabante si Mang Lito kaya sumunod na kami ni Darwin. Hanggang sa makalapit sa bahay si Mang Lito, walang ano-ano'y bigla niya na lamang yung sinabuyan ng gas, yung paligid ng bahay at sabay sinindihan. Kagad na kaming tumakbo palayo sa lumiliyab na bahay. Ilang sandali pa'y may napansin kami na lumabas sa bahay na dalawang tao. Nagsisisigaw ito at galit na galit. At pati sa kabilang bahay ay may lumabas na tatlong lalaki at lahat sila'y nakahubot-hubad. Laking pagtataka ko talaga dahil hindi ko inaakalang naninirahan pala sa bahay na yon o may mga naninirahan pala. Di isang senyales kasi wala talagang bakas na taong naninirahan doon. Gaya ng sabi ko'y sira-sira na nga ang bahay at barong-barong pa ito. Nakita kong biglang-bigla na lamang tumuwat at tumarap sa pwestong pinagkukublihan namin. Ang mga kalalakiang nagsilabasan sa kabilang bahay, nanlilimahid ang mga katawan nito sa lagkit at langis. Walang ano-ano'y nakita ko kung paano magpalit ng anyo ang mga ito. Mula sa pagiging tao'y unti-unting naaagnas sa mga katawan nila na parabang ahas na nagbabalat. Halos hindi na ako makagalaw sa kinaroroonan ko nang bigla na lamang sumugod sa akin.
ang aswang na yon. Nakakakilabot at nakakatakot talagang tingnan ang itsura ng mga ito na inakala kong sa palabas lamang mangyayari. Kahit takot na takot ay lumabas na rin kami at hinarap ang mga aswang, binalot ako ng takot sa kadaylaan ng 5 laban sa 3. Humanda kayo, gawin niyo ang mga tinuro ko sa inyo. Ngayon ninyo ipakita ang kakayahan ninyo. Nakangising wika ni Mang Lito sa amin. Hindi ko alam kung paano pa nakakangiti si Mang Lito ng mga sandaling yon. Mabilis naman kaming nag-usal ng mga itinurong dasal niya pagkalapit sa amin ng mga nilalang. Ay mabilis nila kaming pinaikutan hanggang sabay-sabay na sumugod sa amin ang 5 aswang. Kahit na nahihirapan na kami, hindi pa rin kami humihiwalay kay Mang Lito. Dahil sa pangyayaring yon, sigurado ang katapusan naming 2 ni Darwin hanggang sa nakita kong napuruan agad ni Darwin ang katapat niyang aswang. Habang si Mang Lito naman ay napas lang na rin ang 2 aswang nakaharap niya, yung isa naman ay nakatingin lamang kay Mang Lito. Yung kalaban naman namin ni Darwin ay mabilis ding tumayo at sumugod. Mabuti na lamang at nakailag ako. Samantalang si Darwin naman ay napupuruhan na rin. Nakita ko na wakwak ang balat niya sa braso, dala ng mahahabang kuko ng aswang. Mabuti na lamang at manipis lamang na balat ang natuklap, pero medyo malaki din ang sugat na natamo ni Darwin. Mabilis kong nilapitan ang kaibigan ko upang maagapan. Dahan-dahan namang lumapit si Mang Lito sa kinaroroonan namin ni Darwin. Nang sa ganoon ay hindi kami malapitan ng aswang. Matapos kong matalian ng tela ang sugat ni Darwin, si Mang Lito naman ang tinamaan ng aswang. Mabuti na lamang at hindi maluba ang natamo niya, kaya nakalaban pa rin ito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin at uunahin ko. Pakiramdam ko rin, nalulukuban na ako ng takot at kaba, lalo na lang maisip kung baka iyon na ang huling gabi namin sa mundo. Damang-dama ko ang bilis ng pagkabog ng dibdib ko, samantalang si Darwin naman ay nagpupumilit pa rin na lumabang muli. Kahit hirap na itong tumayo sa kanyang sugat, kaya hinayaan ko na lamang din naman ito, kasi kung iintindihin ko pa si Darwin ay baka matalo lamang kami ng mga nilalang. Nang sumugod ulit si Darwin ay nakita ko ang pagsunggab sa kanya ng aswang, dahilan para tumilapon ulit siya. Ngunit sa pagkakataong yon, ay napasigo na si Darwin sa kadaylaan ng tumama sa hita niya ang isang kahoy na nakausli. Tumagos iyon sa kanyang hita. Nang makita ko ngayon ay tila ba biglang nang dilim ang aking paningin at umangat lahat ng dugo ko na napunta sa ulo. Ang lahat ng kamang nararamdaman ko ay bigla itong naglaho, tanging kagustuhang makagandit makapas lang lahat ng aswang ang siyang tumatakbo sa aking isipan. Rinig na rinig ang pag-angil ng mga nilalang na tila ba nagbubunyi ang mga ito sa kanilang pagkapanalo. Agarang kong hinubad ang suot kong sanbinito at ipinlupot ko yon sa kanang kamao ko. Walang ano-anay sinugod ko ang nilalang na sumunggab kay Darwin. Pinagsasapak ko ito hanggang sa halos mabalatan na ang mukha niya. Matapos kong pagsawa ang sapakin ng aswang na yon, ay hinarap ko naman ang iba. Hanggang sa pagtulungan na ako ng 3 ay hindi ko iniinda mga kalmot at sugat na gawa nila. Ganadong ganado ang katawan kong makipagsagupaan sa mga sandaling yon laban sa mga aswang. Maging ang nakasagupa ni Mang Lito'y hinarang ko rin. At ako na ang tumapos. Hanggang sa isa na lamang ang natira sa kanila. Sinubukan pang pagbigyan na buhay ni Mang Lito ang natitirang aswang. Kahit nasa kalob-looban ko, ay kating-kating na akong paslangin ito. Pinapalis niya pa ito pero noong tumalikod na si Mang Lito, ay bigla na lamang sumugod ang aswang at halatang halata na si Mang Lito ang gusto niyang punteryahin. Sabalit bago pa man ito makalapit, kay Mang Lito ay hinarang ko na ito. Nagpagulong-gulong kami sa damuhan at nang makatsyempo ako'y agaran ko itong inudyakan ng saksak. Hindi pa ako nakontento, paulit-ulit ko itong pinagsasasaksak hanggang sa mawalan ng hininga. Kung hindi pa ako inawat ni Mang Lito ay hindi pa ako mababalik sa ulirat ko. Nakita kong punong-puno ng dugo ang damit at katawan ko. Inakala pa ni Mang Lito na nasugatan ako. Subalit nang suriin niya ako
ay galos lamang ang natamo ko. Bagya pa ako nagulat ng hablutin ni Mang Lito ang kamo ko. Ang hawak kong sanbinito ay napapailing itong napatingin sa aswang na kinalaban ko. Nakita namin ang aswang na wakwak at lasog-lasog ang katawan. Nakalabas sa mga lamang loob nito. Mabuti na lamang at may dala kong isang damit na pangbihisan. Kaya inabot kagad ito ni Mang Lito sa akin. Matapos kong makabihis ay doon lamang naramdaman ang paghahapo ng katawan. Pagod na ako na parabang naubos na ang lahat ng lakas ko. Inutusan pa ako ni Mang Lito na ipunin ang katawan ng mga aswang at sabay-sabay sunugin. Nang sa ganoon ay hindi ito mangamoy kinabukasan. Matapos kong gawin yun ay inaya na kami ni Mang Lito na umuwi na kami. Magmamadaling araw na rin ng mga sandaling yon. Dahil medyo malayo-layo ang aming lalakarin. At pauwi inabot pa kami ng pagsikat ng araw. Akayaki pa namin noon si Darwin. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Lito, ay kagad ako naglinis ng katawan dahil kumakapit pa rin ang amoy ng aswang habang si Darwin naman ay ginagamot ni Mang Lito. Pagkatapos kong maglinis ng katawan ay nagpaalam na ako kay Mang Lito na uuwi na muna sa aming bahay. Sumakto namang natapos na rin si Mang Lito ang gamutin si Darwin. Inihatid na namin ni Mang Lito si Darwin pa uwi dahil nahihirapan pa rin ito sa kanyang sugat sa katawan. Pagkadating namin sa kanila ay nagulat ang kanyang mga magulang nang makita ang kanyang kalagayan. Dahil sa nangyari ay hindi na pinayagan si Darwin na pasukin ang pagiging albularyo, subalit kahit ganoon ay desidido ito at nakipagsagutan pa siya sa kanyang mga magulang upang hindi siya pigilan sa gusto niyang gawin. Hindi na rin ako nagtagal sa bahay nila at nagpaalam na ako na uuwi na sa amin para makapagpahinga na rin ako. Na makarating na ako sa amin ay pumasok na ako sa aking silid. Napahinga na lamang ako ng malalim habang iniisip ang mga nangyari sa amin hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nang magising ako ay sakto naman ang pagpasok ni inay upang gisingin ako para maghapunan, kaya bumangon na kagad ako. Paglabas ko ng silid ay nakarinig ako ng isang huni ng kakaibang ibon. Batid kong hindi iyon normal. Napahawak naman ako sa suot kong sanbinito. Hindi na agad ako naging kampante, kaya mabilis kong kinuwang latigo ni Itay at nagtungo sa labas ng aming bahay. Paglabas ko'y nakita ko agad ang isang malaking paniki na nakadikit sa katawan ng niyog. Akala ko'y napansin ako nito sa paglabas ko, kaya tumayo muna ako at hindi gumalaw. Nang mapansin kong hindi ako nakita noon, ay dahan-dahan ako nagtungo sa ibaba ng niyog na kinadidikitan nito. Napangisip ako nang sa tingin ko'y maaabot ko na ito ng latigo na hawak ko. At hinataw ko na nga kaagad sa pagpalo yon. Nang matamaan yun ay nalaglag ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Hindi ko na inayaan na makatakas pa, kaya sinundan ko na agad ito. Hanggang sa hindi na yun makagalaw at kitang-kita kong naghihingalo na, kaya tinuluyan ko na kaagad. Mula nung mapas lang ko nga ang aswang na yon, ay naubos namin ang lahi nun at wala na kaming nararamdaman pang umaaligid sa amin. Hanggang sa magsilang ang kapatid ko ng isang malusog na sanggol na lalaki. Si Darwin naman ay tuluyan nang pinasok ang pagiging isang albularyo. Hanggang sa lumipas ang panahon ay naging isang ganap na albularyo si Darwin. Hanggang dito na lamang po Sir Joseph ang aking liham. Maraming maraming salamat po sa inyo.